And, oh! High angle German suplex right on top of his head. Dinala sa ospital ang kalaban ni Brother Joe Marliwanag matapos siya bigyan ng isang matinding German suplex. Ang suplex niya tuloy, naging game changer sa kampiyon ng MASA tournament. Oh my God! German suplex with a bridge! German suplex! Bagamat popular ang suplex sa Manila Wrestling Federation, isa lang ang magdadala nito sa finals para maging kauna-unahang kampiyon ng MASA. Sa ikalawang episode ng Balikbakbakan, kilalanin natin ang dark horse ng tournament, ang powerhouse mula sa chosen land of Taguig, si Brother Jomar Liwanag. Simula pa lang ng kanyang career, nakita na natin na power-based wrestler itong si Jomar Liwanag. Swings him around! Oh! Every crash brings him back down! Madalas niyang gamit ang kanyang signature package pile driver, pero hindi pa siya gaano nakakahanap ng panalo. Hanggang maipasok siya sa quarterfinals ng MWF Kampiyon ng MASA Tournament, kung saan kaharap niya ang up-and-comer na si Nigel San Jose. Maliban sa katagang white shirt, kilala rin si Nigel bilang si Suplex San Jose, dahil sa kanyang paboritong galaw na ang German suplex. Sa kanilang tunggalian, nagpagalingan sila mag-suplex. Pero sa huli, kinaya ni Jomar mag-recover at naitaob ang laban para mag-advance sa semifinal round, kung saan nakaharap niya naman si Pac RG. Mautak na kalaban si RG at halos pantay sila sa opensa. Malakas ang kapit ni RG sa control hanggang ginamit ni Jomar ang suplex ni San Jose. Kung titignan natin, ang makakalaban ni Jomar sa finals ay mahilig din gumamit ng German suplex. Kapag nagkaharap silang dalawa, magiging laban ito ng mga powerhouses ng MWF. Kaninong suplex nga ba ang mas matindi? Itong kay Brother Jomar Liwanag na siyang malakas at focus lang sa laban? O yung kay Danger Rex Lawin na siyang mapanakit at mapang-ibabaw? Sagot niya ng ating kapanayam ngayon na si Pac RG. Good evening, Pac RG! Yung kaling beses nga pala po kayo nakita ng Manilaverse na mag-wrestling ay doon pa sa Barangay Apolonio Samson. Ano kaya po nag-iepekto sa inyo ng suplex ni Jomar Liwanag? Seryoso ka ba? Yan yung unang itatanong mo sa akin? Hindi man lang, Pac RG, bakit ang kinis na mukha mo ngayon at bakit parang glowing ka? Hindi man lang yun? O sige, para sagutin yung tanong mo. Eto. Di malamang na ospital ako. Diba? Kita mo naman sa video. I was taken away by an ambulance. Siyempre, siniraan nun ng suplex na yun yung pagkakataon kong maging kampiyon ng MASA. Ilang buwan kong pinaghirapan, yung ilang buwan kong pinangarap na mapasa akin yung titulo na yun, pero sinira lang ni Brother Jomar. Sabi ko pa naman sa kanya, padaliin niya para sa akin eh. Hindi ko naman nakalaing doon mismo. Babakstabin niya ako. Anyway, sige. Mapagpatawad tayo. Palulusutin natin. Pero syempre, hindi naman kami papayag ni Coco Gas na makakalusot yung mga ganong klaseng pantatraido. Pak RG, may mensahe po ba kayo para sa mga kalaban ni Brother Jomar sa finals? Mensahe ko? Mensahe ko para sa mga kalaban ni Brother Jomar. Hindi kita gusto. Malamang si Rex Lawin to, di ba? Opo. Di ba? Tinraidor mo si Coco Gas at kumampi ka kay Veronica. Kapal naman ang apog mo na mangarap na maging kampiyon ng MASA. O sige, pagbigyan natin kahit na masama ang loob ko kay Brother Jomar. Sige, mas kakampiyan ko siya. Pero itong tatandaan yung dalawa. Lahat ng inyong ginawa ay may kabayaran. Siyempre, ako at si Coco Gas ay hindi makapapayag na ang mga salot na elemento na katulad mo
sa MWF ay mananatili o mas malala, humawak pa ng kampyonato. Tatandaan mo yan. Sige, maraming salamat po, Pac RG. And there you have it, Kapafeds! Message sent para sa finals ng Kampiyon ng Masa Tournament. Sa susunod na episode, kilalanin naman natin ang kalaban ni Brother Jomar sa finals na si Danger Rex Lawin. Hanggang sa muling pagbabalik-bakbakan, mga Kapafeds, ako po ang inyong lingkod na si MWF feature writer Gerald Diola, and I will see you soon!